ng dahil dito mga boss, ayan. So ang original niya mga boss, may electrical. So ang problema, yung ginawa nila mga boss, ginawa lang rekta. Ayan o. So ito na yung epekto mga boss, nung nirekta nila. Okay mga boss, so meron tayong unit na Iveco. So na-damage yung ventilator niya, yung LEC nabasag, radiator, lahat na-damage. So samahan niyo ako mga boss, gagawin sa truck na ito na Iveco. So tara, gagawin natin mga boss. So may bagong project na naman tayo, truck na Iveco. Ayan, Iveco siya. So ang dumi ng makina, grabe. So ang problema niya, akit lang tayo. Oops. So ito yung makina niya. Ayan. So ang problema niya, dun sa harap nawasak, nabasak yung ano, pan. So ang daming na damage oh. So walang maintenance ang truck nila. Ayan. Ayan. So ito mga boss, so ayan, kita nyo nabasag kasi nakarekta kasi ang ginawa nila, walang clutch pan. Ayan o, kaya nabasag. So tanggalin natin yan, palitan natin ng bago. So yan mga boss, tanggalin natin muna yung belt bago natin tanggalin yung pan. So buo na to mga boss, assembly na papalitan. So ito original pa niya to, may kuryente siya. Siya ang nagpapagana dito sa clutch mga boss. Yan. Pero do ito sira na. Yan, oh, kasi rekta na ginawa nila, rekta na. Oh. Kaya nababasak ito kahit bago. Nagkatatlong palit na sila. So, ang gagawin natin, palitan natin yung manual pero may clutch. May de-clutch siya pa rin. Hindi lang automatic na kuryente. Ayan. So, tanggalin lang natin 'to. Ayan. Hilahin nyo lang dito banda. Ayan. Sige. Natin yan. So yan, logan lang natin mga to, Allen wrench, limang piraso yan, dalawa sa ilalim. Yan. So kailangan natin mga boss tanggalin yung ano, yung pulley sa ilalim. Ito. Yan. Kailangan natin tanggalin yung malaki. Yan, yung mga tornilyo na yan. So hindi natin madukot isang tornilyo doon sa loob. Meron pa isa doon. Ayan, kung nakikita nyo nandoon sa pinakaloob. Ayan o. Andun siya. Ayan.
So nandan siya sa loob. Yun. Yung isa na yun. Kailangan natin tanggalin. So bago matanggal yun, tanggalin muna natin tong sa pulley. So ito na mga boss. So ito yung original niya, yung original niya may wire. So ito yung napapagana sa kanya, clutch. Ito. Yan. So hindi na gumagana yan kasi naka-recta na. So palitan na natin ng manual, pero clutch pa rin. Ito pa rin. Yan. Please ito. Hindi mababasak yung pan kahit manual kasi meron itong clutch pan na magko-control. So ito kasi nirekta nila kaya nababasak yung LEC. So palitan natin ting bago, ito na natin yung lagay replacement. So parehas lang sila. Ayan. So lagay na natin to. So yan mga boss, nung dahil dyan ang daming naputol na basag yan, oh, sa radiator nya yan, daming na damage yan. Ito yung doon mga boss, kita nyo man ano sa ano nya. So ito na yung mga bago mga boss. So yan, i-fix lang natin mga boss itong pan nya. Yan. Lala. Sige, aywa. Sabi center. Hina, hina, hina. Aywa, kita. Lagay lang natin sa bago. Yan yung tatlong sa taas. Wait, parang tama ito. Sige, yan. Angat mo konti. Yan. Yan. Saka na. Sige pa. Yan. Ano ba konti? Yan ko. Taas konti. Bilhin ko sa kanya. Kaya, kamusta? So, ayan mga boss. Ikitan lang. Nabutan na kami ng gabi. Ayan mga boss. Tinanggal mo natin yung clutch pan para maluwag tayo makikpit dito. So, yan mga boss, so
lagayin ng radiator. Ayan. So, yung pan na lang pati yung hose. Ayan. So, lagyan natin. MC, eh? So yan mga boss, so maigpit na. So lagyan lang natin tong hose mga boss. Yan, oh. So ito boss, isaksak nyo lang doon. Yan yung maglalak yung nasa kanal. Yan ito. Yan. So yan mga boss, so ito sentro yan. So dito lang din sa butas. Sentro yan. So saksak na lang. Yan. Yan. So yan nakakabit na. So putante nakapasok yan mga boss sa loob. Yun ang pinakalak niya. So yan okay na. Ito na lang hose, kulang. So dapat dito mayroon tong isrout dito. Makabili ng isrout para mahigop ng maayos yung hangin sa radiator. Kasi mga ganitong klase baka may tendency mag-iinit kasi ang layo. Dapat may isrout dyan nakakover dito. So at saka yung fan belt nya dapat palitin na rin yan. Mahirap.